at di ko masabi na ako'y isang darna. Noong dekada 90 ay nagsimulang makilala ang mga awitin gaya ng modelong Charing. Ako ay isang model. Good boy. In love. At madami pang iba na pinasikat ng komedyante na tinaguri ang King of Philippine Novelty Reggae. Halika mga idol, kilalanin at alamin natin ang mga pinagdaanan at ang pagkawala ni Blackjack. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Joseph Amoto Pormaran, na mas nakilala natin sa pangalang Blackjack, ay ipinanganak noong July 25, 1969. Siya ay tubong Olongapo City. Bata pa lamang si Blackjack ay hindi na niya nasilayan ang kanyang mga magulang. Pero sa kabutihang palad ay kinupkup naman siya ng isang pamilya at itinuring siyang parang tunay na anak. Pinag-aral din siya nito ng elementarya at high school sa Castillejo sa Zambales. Pero sa kabila ng pait ng kanyang nakaraan ay namuhay pa rin siyang puno ng sigla. At naging likas sa kanya ang pagiging masiyahing bata. Kahit lagi siyang tinutokso ng kapwa bata dahil sa kulay ng kanyang balat. Si Blackjack ay nakitaan ng talento sa larangan ng pagkanta. Madalas itong lumilikha ng mga awitin na base sa kanyang malikot na imahinasyon. Madalas din itong kumakanta sa tuwing may programa sa kanilang paaralan. At ito na rin ang nagtulak sa kanya upang pagpursigihan ang kanyang natatagong talento. Dahil di umano ay dito niya nailalabas ang kanyang saloobin. Dito na rin siya nakasumpong ng kaligayahan dahil dumami na rin ang kanyang mga kaibigan. At nang lumaon ay sumali na din siya sa mga singing competition na idinadao sa kanilang lugar. Kaya unti-unti siyang kinagiliwan ng mga tao sa kanilang lalawigan dahil sa likas niyang husay sa pag-awit at pagpapatawa. Kaya naman madalas siyang naimbitahan sa mga okasyon sa iba't ibang lugar sa Zambales. Hindi rin akalain ni Blackjack na magiging hanap buhay niya ang kanyang ginagawang pagtatanghal. At dahil dito ay laking pasasalamat niya dahil malaking tulong ito para sa kanyang pamilya. Bumuo na din si Blackjack ng sarili niyang banda at madalas silang nagtatanghal sa mga club sa Olongapo. Pagkatapos ito ay nagtungo siya sa Maynila upang hanapin ang kanyang kapalaran at nakapagtanghal siya sa iba't ibang mga club. Dito na rin sila kinagiliwan ng mga nanonood dahil sa husay ng kanyang performance. At noong mga panahon na yon ay labi silang hinangaan dahil sila ang naiiba sa mga kasabayan nilang banda. Kaya naging marka na ni Blackjack ang kanilang reggae na tugtugan na hinahaluan niya ng pagpapatawa. At sa pagpasok ng dekada 90 ay nadiskubre si Blackjack at gumanap siya bilang Michael sa pelikulang Boy Cano noong 1992. At pagkatapos nito ay unti-unti na siyang nakilala sa mundo ng showbiz bilang isang komedyante. At taong 1997 ay nang madiskubre ang kanyang talento ng Viva Records. Kaya kaagad siyang binigyan ng isang recording contract. At sa kaparehong taon ay nai-release ang kanyang unang album na Noon at Ngayon kasama ang kanyang single na Good Boy. At ang mga kanta gaya ng modelong Charing, Noon at Ngayon, In Love at marami pa. At pagkatapos umere sa istasyon ng radyo ang kanyang mga awitin ay kaagad itong sumikat at tinangkilik ng maraming tao, lalo na ang kanyang kanta na modelong Charing, na halos maya't maya ay mapapakinggan mo na pinapatugtog ng mga panatiko. At bumenta ito ng napakaraming kopya, kaya naman nakatanggap ang kanyang unang album ng Platinum Record Award. At sa sumunod na taon, noong 1998, ay binigyan ng parangal si Blackjack bilang Novelty Act at Best New Male Performer. At dahil sa naging tagumpay ng kanyang unang album, ay naging kabi-kabila ang kanyang mga concert sa buong bansa, kasabay na din ang pagningning ng kanyang karera sa pag-aartista. Gumanap siya sa mga pelikula gaya ng Eskwala, Gangland, Dahil May Isang Ikaw, Asin at Paminta, Wait a Minute, Kaping Mainit at Stupid Love.
nagpatuloy ang labis na kasikatan ni Blackjack at tinangkilik ng mga Pilipino ang kanyang mga kwelang awitin at kinilala siya bilang King of Philippine Novelty Reggae at nasundan pa ang kanyang album gaya ng Magic Capote at Bombay. Pero sa kabila ng kanyang tinatamasang tagumpay at kasikatan ay hindi naman nawawala ang kanyang pangungulila sa kanyang tunay na magulang, kaya patuloy pa din niya itong hinahanap. At nang lumaon ay nag-isang dibdib naman sila ng kanyang asawa na si Twinkle Stanislaw na siyang nagpuno sa pagmamahal sa noon ay nangungulila na si Blackjack at biniyayaan sila ng apat na anak. Naging maayos ang kanilang pagsasama pero nung nagtagal ay nalulong naman si Blackjack sa sugal at masamang bisyo. At dahil dito ay naubos ang kanyang mga naipon at nalubog sila sa pagkakautang. Pero sa suporta at pagmamahal ng kanyang asawa ay hindi nito sinukuan si Blackjack at tinulungan siya nito upang maiayos ang kanyang sarili. Kaya naman nung mapagtanto ni Blackjack ang kanyang mga maling nagawa ay laking pagsisisi nito dahil ang magandang karera at mga naipundar ay wala nang lahat. Pero ganun pa man ay nagsimula ulit itong bumangon at mangarap para sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal ay bumalik si Blackjack sa pagbabanda at nagpa siya silang pumunta sa iba't ibang bansa upang doon magtanghal at kumita ng pera. At taong 2007 ay muli siyang nagbalik sa bansa at nakapag-release siya ng album na pinamagatang Blackjack's Tribe. Subalit hindi na ito masyadong sumikat, hindi katulad ng mga nauna niyang awitin. Kaya lalo nang tumamlay ang kanyang karera sa industriya ng musika. Kaya mas pinili na lang niya na magtanghal sa mga club at mga event katulad ng mga una niyang nakagawian nung siya ay nagsisimula pa lamang. At di nagtagal ay nagsimula na rin silang magnegosyo ng kanyang butihing asawa. At noong 2016 ay napagpasyahan nilang lumipat sa isang kondominium upang mapalapit sa lugar kung nasaan ang kanilang pinagkakakitaan. Ang sinaway ng mga gwardya. Sinunod naman ito ni Blackjack at nagkulong na lang sa kanyang silid. At noong madaling araw, noong November 21, taong 2016, ay kinausap ng gwardya ang isa sa anak ni Blackjack na silipin ang kanyang ama mula sa kanyang kwarto dahil tila nga ba iban ang kinikilos nito. At nung makita si Blackjack ng kanyang anak ay wala itong saplot sa katawan at wala na rin buhay habang nakasaklob ang isang plastic bag sa kanyang ulo. Inimbestigahan ito ng mga pulis ngunit hindi naging malinaw ang dahilan ng kanyang pagkawala dahil di umano ay mahirap gamitin ang isang plastic bag para kunin ang iyong buhay. Wala din silang nakitang foul play dahil wala namang nakitang pamumwersa o panlalaban sa naturang lugar. Isang palaisipan sa lahat ang kanyang pagkawala dahil maraming nagsasabi gaya ng kanyang pamilya at mga kaibigan na hindi yun magagawa ni Blackjack. Ang pangyayaring ito ay labis namang dinamdam ng kanyang asawa na naging sanhi ng pagbagsak ng kalusugan nito. Kaya noong March 31, 2018 ay pumanaw ito dahil sa atake sa puso na dahil na rin siguro sa labis na kalungkutan.